Irons na sang-ayon dito sa mandatory drug test? Aga, ilang presidential at vice presidential contenders nga para sa 2022 elections ang nagsabing bukas sila sa panukalang pagsasailalim sa mandatory drug testing. Unang nagpanukala nito si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso upang matukoy-an niya kung mayroong adik na kandidato. Aniya paano makakapagkampanya ang bansa kontra illegal na droga kung ang magiging presidente mismo ay gumagamit ng illegal na droga. Sang-ayon din ang kanyang kapwa presidential aspirant na si Senator Manny Pacquiao. Para sa senador, bago magsimula ang campaign period, dapat anya ay sabay-sabay silang sumailalim sa drug test. Sang-ayon din si dating PNP chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa na tatakbo rin sa pagkapangulo. Si Vice President Lenny Robredo naman na isa ring presidential aspirant, sang-ayon din sakaling gawing requirement ang pagsasailalim sa drug testing ng mga kandidato. Aniya, mas maigi na ito, lalo na't marami umanong kwento ng mga lulong sa illegal na droga. Dagdag ni Robredo, mas mabuti rin anya na clean slate sila. Tanong naman ni Caliodi de Guzman sa kanyang kapwa presidential board na si Mayor Isko kung may nakikita umano ito sa mga kandidato na gumagamit ng illegal na droga o panglilihis lamang umano ito sa mga issue. Giit ni De Guzman, dapat pag-usapan ang problema sa illegal na droga, ngunit hindi anya sa pamamaraan na ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Leo De Guzman. Tanong ko lang kay Mayor Isko, kung meron ba siyang nakikita sa mga nag-file ng pagka-presidente na meron doon na adik. O yan ay paglilihis lamang doon sa mga tunay na mga usapin. Kagaya ng problema ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente, yung matagal nang inihingi na problema ng mga health workers na proteksyon para sa kanilang pagkatrabaho. Ayon naman aga sa Vice Presidential Aspirant na si Senate President Vicente Soto III, iniligay din niya ang mandatory drug test sa mga kandidato sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kung saan siya ang may akda. Ngunit noong 2008, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang probisyong magre-require sa lahat ng mga kandidato na tatakbo sa public office na sumailalim sa drug test dahil magdadagdagan niya ito ng kwalifikasyon sa mga senador na nakasaad na sa saligang batas. Dahil dito, ayon kay Soto, voluntaryo na lamang siyang sumasailalim sa drug test kada eleksyon. Sa ngayon aga, sinisikap pa ng UNTV News na makakuha ng reaksyon sa iba pang aspirant. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado.